Una sa lahat, tawagin niyo na lang ako sa pangalang Nathan. Ako ay 18 years old at nakatira sa Makati. Gusto ko lang sana ibahagi sa inyo ang una kong karanasan. Nung nakaraang taon lamang to nangyari. Medyo kakaiba ito. Dahil nangyari ito sa pagitan namin ng first cousin ko. Naitago na lang natin sa pangalang Rose. Siya ay taga Cavite. Mas matanda sa akin ng 2 taon. At kung titignan ito, mabibighani ka talaga sa ang kanyang kagandahan. Pero kahit ganun man, wala naman akong nararamdamang special sa kanya nung una. Hindi lang dahil sa pinsan ko siya, kundi dahil meron din kasi akong ibang nililigawan noon. Ngunit lahat ng iyon, bigla na lang nagbago dahil sa isang pangyayari. Sa pagkakatanda ko, nangyari yon 3 araw pagkatapos ng birthday ng pinsan ko. Hindi kasi ako nakadalo nun sa kanyang birthday party dahil may pasok ako at meron pa akong tatapusing project sa school. Kaya nagpasabi na lang ako na bibisita ako sa kanila sa Cavite kapag may time ako. At isang araw, nag-declare ng half day ang school namin dahil sa biglaang teacher's meeting. Doon ko na naisipan na pumunta kina Ate Rose. Dumaan muna ako sa bahay namin para magpaalam at kunin na rin ang regalo ko para sa kanya. Hindi ko pinaalam kay Ate Rose ang pagpunta ko sa kanila dahil gusto ko siyang surpresahin. At pagdating ko sa kanila, matagal pa akong kumatok at nakintay sa harap ng kanilang bahay. Akala ko tuloy nung una'y walang tao sa kanila. Pero ilang minuto pa ang nakalipas, narinig ko na ang boses ni Ate Rose. Sandali lang! Sino yan? Tanong nito bago ako pagbuksan ng pinto. Ako to si Nathan, ang gwapo mong pinsan. Pabirong sagot ko sa kanya. At bumukas na ang pinto at lumabas si Ate Rose. Katatapos lang pala niya ang maligo. Oh Nathan! Sabi ko na nga ba ikaw yan eh. Tuloy ka. Pasensya ka na kapag hintay tuloy kita ng matagal. Sabik na sulubong sa akin ang aking pinsan na humahalimuyak ang bango sa aking pagpasok. Agad ko namang inabot ang regalo ko sa kanya at nagpasalamat ito sa akin. Pinaupo muna niya ako sa sofa. Sabay pa alam na magbibihis muna siya. Nagmamadali itong umakyat sa hagdan patungo sa kanyang kwarto. Ngunit nakakailang baitang pa lamang ito, naaksidente itong madulas at nahulog bahiga sa sahig. Dali-dali ko naman siyang nilapitan para tulungan. Pero bigla ako natigilan at natulala sa aking nakita dahil sa ayos ng aking pinsan. At para akong nasa paraiso sa mga nakita ko. Dahil sa pag-inda niya sa sakit ng kanyang likod, dulot ng pagkakabagsak, huli na nang mamalayan niya ito at mabilis na inayos ang sarili. Matay-mali siya na lamang ako kunwari at tinanong kung anong masakit sa kanya. Ah, wala to pinsan. Huwag mo ko alalahanin. Nahiyang sagot niya sa akin.
saka umakyat na sa kanyang kwarto. At ako naman, bumalik na sa pagkakaupo sa sofa at naghintay. Hindi ako makapaniwala na sa isang iglap lang, makikita ko mga pinakatatagong bagay ng aking pinsan. Mula noon ay hindi ito maalis sa isip ko. Dahil yun pa lang ang unang pagkakataon ko na makakita ng aktwal sa aking harapan. At ilang minuto pa ang nakalipas, bumaba na rin mula sa kanyang kwarto si Ate Rose. At kumuha ito ng mga kain namin at may inom na juice. Litaw na litaw ang ganda ng krubang sexy niyang katawan. At naupo na siya. Saka sinimulan namin ang mahabang kwentuhan. Nung una hindi pa kami makatingin sa isa't isa dahil sa nangyari kanina. Ngunit hindi rin nagtagal. Naging komportable na rin kami sa isa't isa. Napag-alaman ko na kakaalis lang nung umaga papuntang Cebu ng kanyang parents at nakababata niyang kapatid na si Lorna upang dumalo sa reunion ng kamag-anak nila sa father's side. Dalawang araw daw sila doon, kaya siya lamang ang tao sa bahay. Nagpaiwan daw ito sa Cavite dahil kailangan niyang gumawa ng thesis. At habang kami nag-uusap, hindi ko mapigilan na napakaganda rin kasi talaga ng aking pinsan. Kaya hindi ko mapigilan na pag-isipan siya kahit alam kong mali. Kung i-describe ko siya, para siyang si Jennifer Lee ng Viva Hot Babes na pumuti. At sa tingin ko, mas maganda pa nga sa kanya. Sa aming pag-uusap, naalala nito ang bagay na pinapagawa niya sa akin. Ay, Nathan, ayusin mo na nga pala ngayon yung layout ng Friendster ko. At agad naman akong umuwi sa kanya. Kaya umakyat kami sa kanyang kwarto upang mag-computer. Puro pink ang makikita mong mga gamit sa kwarto niya. At karamihan rito, may Hello Kitty. Sa kasamang balad, hindi kami makakonek sa internet dahil ubos na pala ang internet card nito. Kaya iniwan niya muna ako saglit upang maghanap ng mabibilhan. At habang naghihintay, naisipan kong tumingin-tingin sa mga picture at video sa kanyang computer. Sa aking paghahanap, may natagpuan akong isang folder na naglalaman ng mga pictures at mga video clip. Tuwang-tuwa ako sa aking mga nakita at napanood. Ngunit sa isang video, labis akong nabigla. Kuha ito ni Ate Rose sa webcam niya. At nang buksan ko ito, nagulat ako dahil nakita ko si Ate Rose. Nagpapaligaya sa kanyang sarili. Dahil sa nakita ko, hindi ko mapigil na mag-init ang magsarili. Mga ilang oras pa ang lumipas, dumating na rin ang aking pinsan. Mabuti nilang inatapos ko ang pinapanood ko at nakapag-ayos na ako ng aking sarili. Natagalan ba ako? Tanong niya sa akin. Hindi naman. Tama lang. Tama lang dahil natapos na rin ako sa aking ginagawa. Ani ko sa aking sarili. Teka,
Parang may naamoy ako. Ano yun? Parang mabaho. Bigla naman akong kinabahan sa aking narinig. Dahil baka nahalata niya ang ginawa ko sa loob ng kanyang kwarto. Ah, eto yata mga labahin ko? Teka lang ha, ibababa ko lang to. Nakakahiya naman. Gabi na nang matapos ko ang pinapagawa niya sa akin. Kaya naman nagpasya na akong umuwi. Bukas ka na lang kaya umuwi. Tutal wala ka namang pasok bukas eh. Para may kasama naman ako dito sa bahay. Oo, sige. Mabuti pa nga. Ite-text ko na lang sila dun sa bahay na hindi mo na ako uwi. Laking tuwa ko naman. Dahil makakasama ko pa ng matagal si Ate Rose. Kinagabihan, nagluto ng adobong manok si Ate Rose. At pagkatapos namin kumain, nanood lang kami ng TV. Hanggang sa kami dalawin na ng antok. Uy, antok ka na yata, Nathan. Doon ka na matulog sa kwarto ng kapatid ko. At tumuo naman ako sa kanya. Kaya sinamahan niya ako hanggang pinto ng kwarto. At siya naman, nagtungo na rin siya sa kanyang kwarto. Nakaharap lang naman sa akin. Hindi ko pa man naipipikit ang aking mga mata. Biglang nawala ng kuryente. Narinig ko naman na napatili si Ate Rose sa takot. At dali-dali itong kumatok sa pinto. Nagpapasama siya sa akin. Na doon na lang matulog sa kanyang kwarto. Dahil natatakot ito sa dilim. Pumayag naman ako. At sinamahan siya pabalik sa kanyang kwarto. Nakakapit ito ng mahigpit sa akin habang kami naglalakad. At pagpasok namin sa loob ng kwarto niya, kumuha ko ng unan at nahiga sa sahig. O Nathan, ba't ka nandyan? Tabi na tayo dito sa kama oh. Maluwag naman. Alok sa akin ni Ate Rose. Sige lang. Okay lang ako rito sa sahig. Saka malikot ako matulog eh. Ikaw rin. Pabiro kong sagot sa kanya. Ngunit mapilit talaga ang aking pinsan. Dito ka na. Bisita kaya kita. Nakakahiya naman kung patutulogin kita sa sahig. Wala na akong nagawa pa. Kinuha ko muli ang unan at tumabi na sa kanya. Nung una'y magkatalikuran pa kaming natutulog sa magkabilang pwesto ng kama. Ngunit maya-maya lang, lumapit at tumabi siya sa akin para magpapaypay. Ngayon alam ko na kung bakit gusto mo akong tumabi sa'yo. Sabay bungis-ngis naming dalawa. Lumipas ang ilang minuto. Kami kapwa nakatulog ng magkatabi. Mag-alas 4 na ng madaling araw. Nang bigla kong magising. Naramdaman ko kasi na merong nakadagan sa aking katawan. Nakayakap na pala si Ate Rose sa dibdib ko. May kuryente na ng oras na yun. At gumagana naman ang aircon. Ngunit nag-iinit pa rin ang aking pakiramdam. Dahil sa kanyang pagkakayakap. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kung aalisin ko ba siya?
o sasamantalahin ang kanyang mahimbing na pagkakatulog upang ilapit ang labi ko sa kanya. At maya-maya lang, laking gulat ko nang bigla itong dumilat at kami nagkatitigan. Ang buong akala ko, magagalit siya sa aking ginawa. Ngunit bigla na lang ako nitong siniil ng halik. Hindi na sumagi sa isip namin ang mga oras na yun na mali ang ginagawa namin. Dahil tuluyan na kami nilamon ng kamunduhan. Ilang minuto pa ang lumipas. Naabot rin namin ang sukdulan. Hindi kami makapaniwala sa nangyari at hindi kami makapagsalita. Sandali lang nagpahinga si Ate Rose. Saka to nagpunta sa banyo para maligo. Habang ako naman, naiwan na sa kama at natulog muli. Alas 7:30 na ng umaga nang gisingin ako ng aking pinsan upang kumain. Kaya nagbihis ako at sumulod na sa kanyang kusina. Habang kami kumakain ng magharap, hindi kami makatingin sa isa't isa. Hanggang sa natapos ang almusal namin ay hindi kami nag-uusap. Naupo kami sa sala at nanood ng TV. Sinubukan kong mapatawa siya at nagtagumpay naman ako. Dito na siya nagkaroon ng lakas na loob na kausapin ako tungkol sa nangyari sa amin kagabi. Nathan? Tungkol dun sa nangyari kagabi? Pwede bang sa atin na lang yun? Pakiusap sa akin ni Ate Rose. Oo naman, Ate Rose. Promise. Walang makakaalam kahit na sino. Alam ko kasing malaking iskandalo to sa pamilya natin. Kapag merong nakaalam sa nangyari sa ating yun. Pero ate, pwede ba akong makaulit sa'yo? Pagbabaka sakali kong tanong sa kanya. Oo naman. Mahirap kaya tang tanggihan. Gusto mo ngayon eh. At patuloy na nga namin ginagawa yon ng palihim. Hanggang ngayon na may girlfriend ako at may boyfriend siyang iba.